Itong jumpsuit bigay lang sa akin. Kung makikita nyo, masikip sa may puson. Garterized siya. Tapos may pocket yung sa sides. Yan. Pagdating naman sa likod, hindi ko maisara. Hindi rin ako komportable sa neckline. So, umpisahan ko na itong i-repair. So, una kong ginawa ay tinastas ko yung sa waistline. Pinaghiwalay ko yung upper at saka yung lower. Dito naman ay maglalagay ako ng dart. Sinukat ko yung shoulder to nipple ko. So, kung makikita nyo dito, tingnan nyo. Nilagyan ko lang siya ng garterize para makuha ko yung sukat dito. Kabuo ang arm ko. Tsaka dito sa kapila. So, itong upper, nilagyan ko to ng dart. Pati din dito nilagyan ko ng dart. Kasi hindi na ako magpapasikip sa sides para masuot ko siya. Kung pasisikipan ko pa sa sides, hindi mahirapan na akong maisuot itong blouse. Tingnan nyo na alanganin din ang sukat. Ayan o. See? So, magdudugtong pa ako dito. So, nag-iisip pa ako kung ano yung gagawin kong sleeves. Sinara ko na din yung likod na. Dito ay kinuha ko yung sukat ng aking armhole at ang sukat nga ay 20 inches ang kabuuan at 10 inches ang kalahati. Katapos gumawa na ako ng pattern para sa pinaka-sleeves ko. Yan, ganyan lang ang design. Ang style nito ay katulad din ng nauna kong blouse na ni-repair. Flared ang sleeves. Pero ito kasi ay nakakabit mismo sa armhole paikot. Yung isang ni-repair ko, nakakabit yon from the shoulder papunta lang sa ibaba ng bust, sa tapat ng bust. Mas matipid itong paggawa ng ganitong style na flared kesa sa gumawa ka ng pabayas. Yung retaso na ginamit ko dyan sa flared sleeves na yan, ayan mismo din yung sleeves ng jumpsuit. So magkatakip na yan dalawa. Yan, kaya pag natapos na tabasin yan, dalawa na yan. Pagkatapos ko yan tabasin ay inijingan ko na at yan na nga, tutupian ko na yung laylaya ng flared sleeves. Pagkatapos tupian, ayan, ikakabit ko na sa body. Pagkatapos ko dito maikabit yung sleeves ay sinukat ko muna yung kalahati ng waistline ng top ko at saka gumawa ko ng pattern. At nilapat ko na nga dyan sa retaso, natirang retaso nung pantalon. Tipid yan kasi maliit na lang yung natira. Kailangan kong gumawa ng dalawang ganyan sa harap at saka sa likod. Kung mapapansin nyo, yung aking pattern ay may mga cutting. Gagawin ko din kasing medyo flared yung idudugtong ko sa may waistline para maganda naman tingnan. So, dyan na nga ay gugupit pa ako ng isa pa. Pagkatapos kong magupit, ayan, kinuha ko na yung center ng idudugtong ko dyan sa may waistline. Ayan, tinahian ko na nga yung mga sides niyan. Pagkatapos niyan, ay pwede ko na siyang idugtong sa waistline. Punta naman tayo dito sa lower. So, kinuha ko yung sukat ng aking shorts at nilagyan ko ng markings. Tapos nyan ay ginupit ko na dyan. And then, yung natitirang retaso ng pantalon, ayun, idudugtong ko siya sa magkabilang sides para nga siya lumuwag. Dyan naman ay gumupit ako ng garter. Ganyan ang style ko pag kukunin ko yung sukat. Pagkakuha ko ng sukat, ilagyan ko muna ng mga markings yung both sides at saka back and front. At inaspili ko naman siya doon sa waistline ng shorts ko. Pagkatapos aspilihan, ayan, pwede ko nang tahiin. So, nagpalit ako dyan ng presser foot. Ang ginamit kong presser foot ay yung right foot.
para mapadali ang paggabit ng garter. Pagkatapos ma-repair, ayan na ang resulta. O, dyan, mas komportable ako. Nagdugtong ako sa haba dahil kung hindi, alanganin yung haba ng upper hanggang pusod ko lang. Dahil mahilig naman din ako sa shorts, kaya ayan, ginawa ko na lang na shorts yung pang ibaba. So hanggang dito na lang. Thank you for watching. Bye!